disclaimer, the procedure in this video is based on my experiences and understanding, lalo na sa mga instruction manual on board the vessel. Please observe safety in doing maintenance works and operations. So, please lang po, safety first po tayo. Good day mga guys. Umpisa natin to sa pag-unbox ng na-receive ko na stores sa Singapore. Ito ay limit switch para sa aking provision crane na gamitin kong pambalit sa slewing na yung pangpaling sa kaliwa at kanan. So samahan nyo ako at ating pag-aralan kung paano ito papalitan. Ito nga po pala yung may kasamang papel, yung kung manual ba to ano, pero naka sa salitang hapon. So isang tabi po muna natin yan at ating tingnan kung tama po ba ang dumating na pamalit sa aking provision crane na limit switch. Samahan nyo ako guys sa aking gagawin. Gagawa po ng step by step kung sa pag-adjust nito, pag-testing, at saya ipapakita ko na rin kung saan ito ikakabit sa mismong provision crate namin. Dahil pares lang po ito sa bandang port side at bandang starboard side. So, samahan nyo po ako. Gaya po ng aking sinabi sa disclaimer, mas maganda po talagang unahin po natin ang ating seguridad, safety sa pagtatrabaho. Lalo na po kung ito ay may kinalaman sa kuryente at sa ano pang bagay. Lalo na po dito sa pagbabarko at kasama na po sa trabaho namin yan. Laging unahin po ang safety. Sa ganito po, sa pag-testing po ng mga limit switch or ano pa mang bago lang karating na mga ikakabit sa mga luma or sa pamalit, hindi naman po kailangan na te-testingin dahil bago nga po siya. Pero maganda na rin po yung nag-iingat at naghahanda. Dahil mahirap nga naman po na nandun ka na tapos yung bago pala na dumating na kuhan ay may depekto. So maganda na rin po yung testing muna bago kabit. Dito po ang gamit ko po ay isang multimeter na nakaset sa ohms continuity setting, which is po may marinig po kayong buzzer. Ibig pong sabihin ay meron po siyang connection between two points. Like this one, we are going to test points 3 and 4, which then we will test also points 1 and 2. Yan po, magkakasunod lang po yan. So dapat pag matamaan ng striker ang yan, arm niya. So pagpaling niya, pagtama, dapat magka-cut off po siya. Pares din po ng points 3 and 4. So mas maganda na rin yung testing natin bago ipalit sa luma at may kabit sa taas. So
So ang gamit ko po dito is continuity testing gamit ang multimeter na nasa ohms. Marami pong actually gamit ang limit switch. So sa mga susunod na videos ko po, ipapaliwanag ko po yung or ipapakita ko po yung iba kasama na po yung nasa wiring diagram, which is nakalagay doon kung nasa normally closed ba siya or normally open. So dyan na po yung kakapapasok yung cut in siya, cut out niya, cut off. So baybayan niyo po yung aking mga susunod na videos. Salamat po.